may pechay ba kayo sa bahay nyo? Tara, gawa natin ng recipe yan na pwedeng pang negosyo. Mura lang ang pechay kaya marami ang magagawa mo. Kaya itong ginamit ko kasi hindi mahal. Parang ikaw, di ka na mahal. Yo, what's up mga kaloko? Ako nga pa lang ang inyong lokong kusinero. And welcome to my cooking channel. Ang recipe natin for today ay pechay chips. Masarap ito at malutong talaga. Mas masarap pa kung may suka ka. Pero kung amoy suka ka, maligo ka na. Siya nga pala guys, pwede nyong gamitin mga pictures na to para sa negosyo nyo. Search nyo lang ang Facebook page ko na Lokong Kusinero at i-download ang mga pictures na to. Pinotoshoot ko talaga yan para sa inyo. Ready na ba kayong magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Sarap tamis. Oh yes! Gagamit tayo ng isang tali ng pechay, isang tasang corn starch, kalahating tasang harina, kalahating kutsaritang paminta, kalahating kutsaritang asin, at mantika sa pagpirito. Ang complete list of ingredients ay nasa dulo ng video. So ngayon guys, ilagay na natin sa bowl ang corn starch. Isunod na din natin yung harina, kalahating kutsaritang paminta, at kalahating kutsaritang asin. Haluin lang natin tumabuti para mag-combine yung mga ingredients natin. Next, gawin na natin yung batter. Maglagay tayo ng 3 kutsara sa ating bowl. Lagyan din natin to ng konting tubig. Ito ang magsisilbing binder natin. Hiwain natin yung pechay. Depende kung gaano kalaki ang gusto nyo. Tapos, hatiin natin sa gitna yung tangkay nito. Isawsaw natin to sa ating batter. Then, sa ating pinaghalong harina at cornstarch kanina. Ulitin natin ang ganitong procedure sa tangkay ng pechay para walang masayang sa ingredients natin. Heto na yung sample ng nagawa natin. Magpainit na tayo ng mantika. Tapos, pirituhin na natin yung mga pechay. Guys, bantayan nyo kasi mabilis masunog yung pechay dahil manipis ang dahon nito. So, binaligtad ko lang to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Heto na ang ating pechay chips. So, tikman na natin to. Sarap tamis. Try nyo din ang recipe na to, siguradong magugustuhan nyo. Pwede nyong ilagay sa pouch kung ininegosyo nyo. Basta madrain nyo ng todo ang mantika nito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayong lahat and God bless. Mga kaloko, heto ng complete list of ingredients ng ating pechay chips. Bye-bye.